Actually, narito ako ngayon sa level 070, first gate dito sa Barangay Ukab sa Itogon, Benguet. Yung tinatawag nila o yung itinuturing nilang ground zero na nga naganap na matinding pagguho o landslide nitong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ompong nitong Sabado. Makikita nyo sa aking likuran, ito yung lugar kung saan nagaganap yung main concentration ng search and rescue operations ng mga otoridad, ng mga rescuers, ng mga volunteers para dun sa mga hinahanap pang mga nawawala. Ang kung ituturo ko lang sa inyo, Hawi, ano, ganito kalawak at katindi yung naganap na landslide. Magmula po dun sa taas ng bundok na yon, yung tuktok na yon, yun yung tinatawag nilang Sitio Keystone. Doon po nagmula yung pagguho ng lupa ng mga bato all the way, bumabayan, dire-diretso, papunta dito sa baba. Doon sa gitnang bahagi, doon daw po pinaniniwalaan na naroroon yung bunkhouse na ginawang chapel kung saan naroon daw sumilong yung pinaniniwalaang 40 to 50 na mga residente rito sa first gate, no, sa Barangay Ukab. At kung makikita nyo sa ngayon, wala nang senyales, wala nang bakas ng anumang bunkhouse o ng anumang chapel dito. Napupuno raw yan ng mga bunkhouse dyan, yung buong likuran ko. Dalawang levels daw yan ng bunkhouse. Doon nakatira yung mga minero, doon sila nagsistay. Ngayon, wala nang bakas ng anumang mga bunkhouse dyan dahil lahat yan natabuno na ng guho. Sa ngayon, ay nagpapatuloy itong ginagawa nilang search and rescue operations. Search and rescue operations pa ang tinatawag nila kasi umaasa pa rin ang mga otoridad na sa ngayon ay meron pa rin sila na makikita at makakukuhang mga survivors. Ang sinasabi sa atin, 34... Kanina narinig kita, Hawi, no, ang sinasabi 35 confirmed dead, 10 ang na-retrieve. Pero dito sa incident command center natin dito sa baba sa Ground Zero, ang sinabi sa atin ng konsehal na nakausap natin, 34 confirmed dead, 9 retrieved bodies. Yung 5 dun sa mga bodies na yon, naiiwan pa dun sa taas, yung incident command center or post naman dun sa may bandang taas. At yung 4 daw kinuha na ng kanilang mga pamilya. Itong nakikita nyo sa aking likuran ay nagpapatuloy yung search and rescue operations, yung paghahanap dahil meron ding bunkhouse dyan at pinaniniwala ang meron pang natabunan dun sa lupang yan. Ngayon, gumagamit sila ng hose para makapagbuga ng tubig, para makatulong pagpapalambot ng lupa at maitulak yung mga bato para mas madali raw yung kanilang paghahanap. Kahapon, mas madali raw yung situation nila dahil medyo umuulan at mas malambot yung lupa. Pero ngayon, umaaraw na. Yung sitwasyon natin ngayon, maaraw na yung panahon, kaya medyo natutuyo na yung lupa, mas mahirap para sa kanila na maghukay. Kaya ginagamitan na nila ng hose, ng tubig, makina para matulak at mas lumambot yung lupa. Meron din silang mga search and rescue canine units na tumutulong. Ito yung mga umaamoy, sumisinghot para baka may mga maamoy silang tao o mga survivors pa dun sa guhong ito. Sa ngayon, Hawi, mga 500, tinatayang 500 daw ang tulong-tulong. Merong iba't ibang ahensya, meron tayong nakikita mga pulis, mga sundalo, mga taga-Navy, merong mga local residents dito, mga miners na tumutulong din sa mga kapwa nila na mga residente rito na posibleng natabunan. 8 to 5 daw, Hawi, ang sinasabing operations lamang dito dahil pagdating ng gabi, may total blackout pa rin dito sa Itogon. Kaya kahit may generator daw sila, walang ilaw, hindi kakayanin. Masyadong matarik yung lupa pababa rito. May bangin sa bawat paligid at masyadong matataas. Kaya, at madulas yung pagbaba rito. Kaya lubhang delikado kung mananatili yung mga rescuers dito, delikado rin para sa kanila. Baka sila pa yung kailanganin i-rescue. Very vulnerable yung situation, yung lupa, posible pa rin daw gumuho yan. Yung sinasabing pinangangambahan na baka madagdagan pa yung listahan dahil bukod doon sa mga 40 to 50 na pinaniniwala na tabunan doon ay meron ding nag-rescue supposedly. Meron sila, nakasakay sila sa backhoe. Pero yung mismong backhoe na yon ay na laglag doon sa guho. Kaya ang nangyari,
apat na driver or operator ng backhoe missing hanggang ngayon. Bukod sa kanila ay meron din daw mga residente mula sa ibang mga lalawigan, probinsya gaya ng Ifugao na pumupunta sila rito at nagre-report na nawawala raw ang kanilang mga kaanak na nandito raw sa lugar na ito. Kaya hindi pa ma-account kung gaano karami talaga yung nawawala. Ang sinasabi sa atin ni Mayor ay posibleng umabot nga sa 100 ang hinahanap pa sa ngayon. Meron din tayong impormasyon, Hawi, na mag-aerial view si Presidente dito, pero ang huling impormasyon na binigay din sa atin, posibleng pumunta siya sa mismong site. So mag-aabang tayo, mag-aantabay tayo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang sinasagawa nilang rescue operations sa lugar na ito, sa level 070 sa first gate, Barangay Ukab, dito sa Itogon, Benguet. Hawi? Okay, Maris, nabanggit mo, maaring mahigit 100 pa yung hinahanap o yung missing, ano? Kasi yung nasa balita kanina, mga 40, no? So, nasa iba't ibang lugar ba itong 100 nawawala pa? Hawi, linawin ko lang, ano, nagmula rin dun sa information na binigay niyo dahil ngayon hindi ko pa nakakausap si Mayor. Ang binigay na information sa amin na malinaw lang is 40 to 50 yung pinaniniwalaang na pumunta dun sa bunkhouse na yun na ginawang chapel at reported missing pa rin sila hanggang ngayon. Yung dagdag ng bilang ay dahil meron ding rescuers na missing din ngayon na balak lang sana nilang tumulong pero pati sila ay nawala. Yun yung mga nakasakay sa backhoe. Tapos meron din yung mga galing sa ibang probinsya na yung mga kaanak daw nila nawawala at dito raw nakatira yun. Hindi ko alam kung yung talagang by now, kung talagang mako-confirm ba natin na more than 100 ito. Pero syempre, we have to take it, we have to be very careful with the figures kasi mga buhay ito. And kung ito ang sinasabi ng mayor, sa ngayon hindi ko pa siya nakakausap dahil nandito na kami sa site, medyo intermittent yung signal, Hawi, pasensya na. Iba-ibang lugar, posibleng iba-ibang lugar kasi napakalawak nito eh. Yung bunkhouse na tinuturo ko doon sa area na yon, isang bahagi lamang yan, pero posible kasing itinulak na siya yung lupa sa tindi daw ng landslide, itinulak na yan, meron ding area dito, bangin na rin ito pababa, malalim pa yan, so hindi lang ako makababa ngayon, delikado, so posibleng marami pang ibang mga tao doon sa lugar na yon. So iba't ibang areas din yung sinasabi na posibleng lumobo hanggang doon sa bilang na yan, Hawi. Okay, yung pwesto mo mismo, ligtas naman siguro yan, no? Gano'ng ka-solid ba itong lupa ngayon dyan? Ano? I mean, ang daming tao ngayon nagtatrabaho dyan. Ano ba yung danger ngayon sa lugar? Yung danger kasi yung pagbaba mo, matarik, mabangin, madulas. Kaya yun yung kapag halimbawa medyo mahirap yon para sa mga bababa. Pero talagang sinigurado naman natin na meron tayong mga sapat na skills, kakayahan, ano Hawi, nakakakyat din naman tayo ng mga bundok. At saka bukod doon ay humingi rin ako ng tulong sa mga ibang mga pulis na mga nandito na kumbaga konting alalay lang para pag habang bumababa tayo kahit na madulas, hindi naman tayo talagang tuluyang madudulas pababa. Tsaka ito, kumbaga solid naman tong ground na to. Ang danger lang kasi kapag talagang uulan ulit, pag matindi yung ulan, eh pwede pa rin, dahil vulnerable yung lupa at basa, pwedeng gumuho pa rin. Yun yung danger niyan, Hawi. Pero ngayon naman, minake sure natin na binigyan tayo ng clearance ng mga authorities para makababa dito. Kasama natin sila rito kaya pinayagan ang mga taga-media na makababa hanggang dito sa pwestong ito, talagang yung parang tinuturing nilang ground zero. Ang sinasabi kaya 8 to 5 lamang yung operations dahil gustong ma-make sure na kung may mga dangers man ay talagang nakikita mo na may ilaw pa yung kumbaga may liwanag pa para kung may possible landslide makikita mo kasi pag ibang sitwasyon kapag gabi na, Hawi, at wala nang ilaw. Hawi? Okay, mag-ingat kayo dyan at maraming salamat, Maris, Umali, and crew.